Hi, good evening. Thank you for my first video vlog. It's 7 in the evening ngayon. So, naisipan ko mag-vlog dahil sobrang napakalaking impluwensya sa akin ng vlogger. Sobrang, nung napanood ko sila sa YouTube, sobra akong na-amaze. Lalo na kay Lloyd Cadena, kay Miss Alex Gonzaga, at kay Mimi La! Sobrang nakaka-impluwens kayo, guys. Sobrang napaka-cool, napaka-funny lang ng video. Hindi siya pinag-isipan, sobrang lumalabas lang sa bibig nyo, sobrang napaka-cool, sobrang hindi siya scripted na kagaya ng pinapanood natin sa mga movie o pinikula o series. So, ganun lang siguro talaga. Ang pagbablog is, nagiging practical ka lang kung ano yung ginagawa mo, nagpapakapranka ka lang kung ano yung gusto mong iparating sa tao, or kung ano yung genre mo na gusto mong gawin, or concept. So, nag-vlog ako dahil gusto ko sumikat, gusto kong mapanood ako ng tao. Siyempre, of course, gusto kong mapanood ako ng tao, but in the right way. Hindi para sumikat, magustuhan, magkapera. Hindi dahil doon. Kasi ang pag-vlog para kasi sa akin is malaking inspirasyon. Inspirasyon para sa tao makakapanood. Hindi para ipagyabang kung anong ina-vlogger ka, na may kinikita ka, na malaki yung revenue mo lagi, every month. So yun, dati naman wala akong interesado sa mga video sa pag-vlog dahil nagtatrabaho din ako. Nung nawalan ako ng trabaho kasi may nangyaring masama sa akin is napatigil yung work ko. So naging tambay lang ako sa bahay. So ang nangyari, naglaro ng Mobile Legends, tapos nasa kwarto. Kasi pag may Mobile Legends, napaka-famous na game. Dito yan sa buong mundo, ang Mobile Legend. Kasi dito sa Pilipinas, since naka-token tax ako, so pag may 10 pesos load ka, is meron ka ng pang Mobile Legend na 200 MB yata yun. Di ko sure. Pero yun, 200 MB. Tapos, in the one time, parang may nag-send sa akin ng notification, may nag-update na yung GCash ko is nag-update, tapos merong may dumating na notification na nagkaroon ako ng 50 pesos. Hindi ko siguro matandaan. Siguro dahil may GCash akong application. Pangalawa is, siguro may nag-sign in doon sa application na sinend ko or sa link na inano ko. Anyway, ang point ko dito is, di no, nagka 50 pesos ako, tinry ko siyang i-register sa Giga 50. Yun yung may 50 pesos can load, tapos may unlink ka sa Facebook. I think may 1 gig ka for Facebook, Instagram, tapos may 1 gig ka sa YouTube. So, naisipan ko manood ng YouTube. Pumunta sa YouTube site. Pagpunta ko sa YouTube site na yan is, nakita ko yung mga vlog, video vlog. Ang una kong napanood ay si Kuya Lloyd Cadena. Sobrang galing, sobrang napaka... Ano, tumutulong siya sa tao, tumutulong siya sa nangangailangan. Hindi siya sobra. Sobrang laki ng ginagawa niya sa tao, sa mga vlogger na nagsisimula pa. Pinatitibay niya ang loob niya. Lalo na ibinigyan niya ng camera pang vlog. So, actually ngayon ang ginagamit ko is phone kasi bago pa lang din ako magba-vlog. So, phone yung ginagamit ko dyan. S8 phone. So, gaya nga kukuhanan ko for unboxing yung S8 ko pero hindi ko na rin ginawa. Anyway, salamat kay Kuya Lloyd sa pag-i-inspire sa akin dahil travel, nagta-travel siya lagi. So, para na rin ako nakakapunta sa pinupuntahan niya, actually. At si Alex Gonzaga, sobrang napakakalog, sobrang napaka-cool. Sobrang doon makikita na kung ano siya sa TV, yun din siya sa totoong buhay. Yun. So, walang script, parang mga ganun. Si Mimi La, sobrang napaka-funny mong tao, sobrang napaka-salute din ako sa'yo dahil napaka, ikaw yung napakagaling na komedyante at saka yung dalagang Pilipina. Anyway, yun. Yun. So, oy, mag-subscribe ka sa channel ko. Oh. Mimi La! Yun. Mag-subscribe ka sa channel ko. So, wag nyo munang i-cut yung panonood nyo, panoodin nyo ako kasi ngayon, isa-share ko sa inyo kung ano yung meron dito sa Alaminos, Laguna. Actually, taga Alaminos, Laguna ako. So, yung Alaminos, Laguna is nagsa-celebrate sila dito ng piyesta ng Coromblan Festival. So, ano nga ba ang Coromblan?
Ang kurumblan ay coconut rambutan lansones na pinagsama-sama siyang prutas. Ang coconut is prutas. Ang lansones, sa mga hindi nakakaalam, prutas po yun na kulay dilaw. Yung rambutan is kulay pula na may balahibo siya. Hindi siya actually balahibo, yun yung pinakabalat niya, basta may balahibo siya. So, yun, sobrang, yung coconut is sobrang healthy niya. Tapos, nakakaano yata siya sa bato. Pag may UTI ka, yun ang pinaiinom, sabi ng, ng mga matatanda. Tsaka, sabi nung, yun na rin yung nakagisinan ko. Tapos, yung lansones niya, sobrang napakatamis. Kulay yellow siya, nakaganito lang siyang kalaki. Sobrang napakatamis. Tapos, yung rambutan is pulang-pula, napakatamis niya rin. Is, meron siyang variety. Like, RR, hindi ko na alam yung iba eh, kasi sa Manila nga ako. So, kaya pumunta kami dito sa Laguna is dahil... Siyempre, yun nga, taglansones, tagrambutan. So, at sa Manila kasi, toxic, traffic, pollution, maiba naman yung ambience. Dito kasi, forest type, mountain, yung mga ganun. So, na-enjoy ko naman, kaso, yun nga, bagal yung internet dito. Pero okay lang, kasi nagagawa naman din ng paraan ng data natin. Sa kalsada pa ako nag-upload, yung mga ganun, kaya siguro... at dito ko lang din na mag-vlog, na mag-umawa ng video vlog dito lang din sa Laguna. Tapos hanggang ngayon, ito nga yung sabi ko, first time kong gumawa ng video vlog. So parang nag-i-enjoy naman ako, so hinahanap ko pa rin kung anong genre ang gusto ko. Gusto ko ba ng comedy? Kaya ko naman din mag-comedy, like, something like that. Like, kayang-kaya ko din naman yun. At mag-travel. So, it's too easy to travel naman din. Kaso, kailangan mo lang ng money. Yun. So, siguro naman magagawa nyo ng paraan kasi hobby ko na ngayon ang mag-video, mag-shoot sa sarili ko, mapakita sa ibang tao na kaya nyo rin yung ginagawa ng iba. Sabi nga nyo dun sa isang vlogger na kaya nga ng iba, di kaya mo rin. Yun yung pinanghawakan ko. At saka hindi... Basta-basta pagbablog. Alam ko kung sobrang hirap maging isang vlogger. Sobrang sobrang kailangan mo ng financial. Siyempre kailangan mo ng gadget, ng camera. Kailangan mo, hindi pwede namang hawakan mo lang. Siyempre mangangalay ka lang at saka ang likot noong kamay mo. Kasi minsan pag gutom ka na, nagbablog ka. Siyempre magalaw yung camera mo. At saka kailangan mong monopod, microphone, lights, so yun. Ay ngayon, wala pa ako nun. Meron akong monopod lang patungan. Tapos, wala pa akong ilaw. Yun, mga ganun, microphone. So, ginagamit ko pa lang yung microphone ng phone ko. Pasensya na kayo kasi masyadong maingay yung television dito. Yun, hindi pa rin ako nakakapag-tour sa bahay kasi ang alam ko, nagtutour yung mga vlogger yun ng mga ganyan, sa mga ganito. Pero hindi pa rin ako nagtutour. Actually, kagigising ko nga lang, video lang ako kasi maliligo na ako. Baka gumawa rin ako ng vlog after ko maligo. So, yun. Yun nga yung Corumblan Festival dito. Pinagdiriwang siya lagi dito ng tuwing piyesta ng Alamino. So, hindi ko lang alam kung September or August. August, September yung piyesta. Hindi ko lang alam sa dalawang buwan na yun. So, aalamin ko. Sa next video vlog ko, i-share ko naman kayo at itutur ko kayo kung paano sila mag-celebrate. Actually, meron silang street dancing, merong mga ganun dito sa Alaminos. So, ayun. Pumokus tayo sa, ayun nga, sa Corumblan. Actually, coconut rambutan lansones, hindi lang naman yun yung mga produkto ng mga taga-Alaminos. Meron din dito saging, meron din dito iba't ibang gulay na ini-import nila sa Manila. So, yung mga taga-Manila is bumibili ng mga gano'n na galing dito sa Alaminos. Kaya, sobrang kung dito mo pipiliin tumira sa Alaminos, okay yung buhay mo, kaso nga lang is Laguna rate kung dito ka mag-work. So, para sa Manila din, kasi ang taas ng cost of living sa Manila. Pero dito sa Laguna is may sarili kang bahay, hindi mo na problema yung pang-ulam nyo kasi maraming gulay, yun, nasa bahay kubo ka dito, ganun. I mean, okay naman yung mga bahay dito. I mean, yung paglalabas ka ng bahay mo, sa bahay ng lola, is bahay kubo talaga ang makikita mo kasi maraming gulay, makikita mo yung sitaw, patani, okra, mga ganun. So, yun. Sa susunod na vlog ko, ituturo ko kayo kung paano mag-harvest ng rambutan, ng lansones, at ng coconut. So, yun yung
sunod na ibablog ko dito. Kaya lang ako nag-share ng vlog is para to introduce myself na mag-start na ako mag-vlog. At salamat sa mga inspiration kong vlogger. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga naging inspiration sa pagbablog. Sa lahat ng mga tao nanonood ng mga vlog. Maraming salamat sa pagtangkilik ng mga vlog nila. Hope so na natutulungan nila kayo, napapatawan nila kayo kahit mga problemado tayo, alam ko napapasaya nila tayo. Dahil dito, tatapusin ko na muna yung vlog ko. So don't forget, humihingi po ko ng suporta sa inyo. Don't forget to subscribe. Click subscribe. Yan po yung apo, yung pong kulay red na yan. Click nyo lang po yan, tapos may makikita ko yung kulay blue na bell, i-click nyo rin po yan. Okay? Panoorin nyo po ang pangalawang video vlog ko na i-share ko po sa inyo kung paano mag-harvest ng rambutan, paano mag-harvest ng lansones at ng coconut dito sa Laguna. Sa Alaminos, Laguna po, I address you. So, my name is Inat Mantele. Again, just click subscribe nga po. So, abangan nyo po ako lagi sa YouTube. My YouTube channel is Inat Mantele. And follow me to my Facebook account, CJ Mantele, is CEEJHAYMANTELE, Mantele. And to my Instagram is Inat Mantelia. So thank you for watching. Hope so na lagi nyo subaybayan ang video ko.